Magandang umaga po at andito na naman tayo ngayon sa may reclamation project, no? So ito po yung bumungad sa atin, no? At sama-sama tayo ngayong araw na ito, araw na mapagpala at pinalad na naman po tayong makarating dito. So ngayon po ay panibagong vlog, no? At panibagong update. Ito po mga kababayan ang tumambad sa atin, no? Kita natin itong barko na ito, no? Ay kanina lakas-lakas ng pagbubuga nito. Ngayon ay medyo humina-hina. Pero bagong dating itong barko na ito, mga kababayan. At nandito rin yung barge, no? Ang kinakarga ng mga resources ng ano. At marami mga tubo dito na nakaantabay, no? Nakikita na natin ngayon yung ibabaw ng mga ano nila, mga equipment, no? Ito, nakikita natin itong papalabas na ano, itong preloader, mga kababayan. So ito, no, malapit-lapit na rin sigurong mabubugaan itong column na ito, no, yung nilagyan ng deke, mga kababayan. Ayan, mga preloader na nila. So parami na ng parami yung mga equipment na gamit nila, mga kababayan, yan, no. At ito yung mga nagsasaayos na mga tubo-tubo na ito. Malapit na rin sigurong mabubugaan itong nakakulom na ito, no? At ayan, nakapasak na yung isang nabuwalang tubo dyan, no? At napalibutan na rin ng ano ito, no? Yung textile, mga kababayan. Ayan po, at unti-unti nang lumalabas yung mga equipment, oh, at medyo mababa nga lang yung ano na ito, at yung deke na nakalagay dyan ay medyo mataas. Kaya hindi natin natatanaw masyado yung mga paglalabas ng mga equipment, no? Ayan po, sunod-sunod na sila. So lahat po sila eh dito ang punta niya sa may bandang kanan natin. Ayan na po, at medyo malaking-malaking preloader to, no? Yung natatanaw natin dito. So nandiyan marami tayong nakikita mga tubo diyan, no? At yan yung ginagamit nila, sinasalpak diyan at dinudugtong sa may floating tube, mga kababayan. So yan yung pakaantabayan na natin, no? Sana po ay masaksiyan natin yung pagbubuga sa lugar na ito. Ayan na po, at patuloy ng papunta ng bandang kanan natin tong mga preloader na ito. So sunod-sunod na rin ito at tamang-tama, no? Alas 8 na rin, kaya ito na, naggagalawa na itong mga equipment na ito, mga kababayan. So kagaya nito, bawat ganito, no, ay ito na. At tumambad na sa atin na harapan itong patuloy nilang pinapatak dito. Ito po, tapos na pong bugaan ito, mga kababayan. At minamano-mano na nila yung mga matataas na portion, no? Ay tinutulak sa mga mababang portion. Ayan po, mga kababayan. At nakikita rin natin, no, yung ganda ng karagatan natin. So sabi ng viewers natin, no, ay nasa 3,000 kilometers square kilometer itong kabuuan ng ano na ito, itong Manila Bay. So kahit kalahati, sabi niya, ay hindi matatakpan tong ating Manila Bay. So ito po, no, nakikita po ninyo ang ganda ng ating karagatan. At ito tumambad rin sa atin tong pag-o-operate na, nandito na yung mga equipment, no? At patuloy na silang gumagawa dito, mga kababayan. Ayan po. Nag-iisa lang tong barko na ay nag-iisa lang tong bulldozer na ito, mga kababayan. Ayan, oh, ayan. So marami pang ayan po, kanya-kanyang ano. So ayan, kinakarganan na yung nag-iisang dump truck pala, no? Ayan, at nandito sa portion na ito. So inahakot naman itong dump truck na ito at kung saan yung mababang portion. So doon niya tinatambak, mga kababayan. Pansin-pansin, no, napakalawak na talaga, mga kababayan.
So talagang mabilis talaga itong trabaho na ito. Ayan po yung sinisira na nila yung kolom dito, no, at pinubuldos na ng mga bulldozer to. So part naman ito, nandito ito sa part ng likod ng Coconut Palace, no, at Philippines Sofitel Plaza, at Seascape Village, no, likod po ito ng mga lugar na ito. So ayan po, no, patuloy na kinakargan tong nag-iisang dump truck nila, no. Ayan po. Kita po ninyo yung bako, at yung part na ito medyo mataas to, at yung mga naiwanan, no, na medyo mababang portion, doon nila dinadala yung ano. At ito, tuloy-tuloy rin ang pagtutulak nitong ano na ito, itong mga bulldozer na ito, mga kababayan. Ayan, no, nakikita po ninyong kulay itim-itim na yan, no. So yung medyo mababang portion na yan. Ayan po yung nag-iisa na barko, no, kanina. Nakikita po ninyo, no. Ito po yung kuha sa itaas, mga kababayan. So ayan, patuloy na, no, at yung karagatan natin, no, blue na blue. Parang ang sarap paliguan, mga kababayan. At ito, tuloy-tuloy pa rin nakamonitor yung ating mga DNR dito, mga kababayan, dahil nga siyempre bago nabigyan ng permisyo itong mga nagre-reclaim na ito, no, ay inilatag nila yung mga plano dito, no, kung hindi masisira yung ating karagatan. At ito nga yung minomonitor ng ating mga taga-DNR, mga kababayan, dahil pag lumabag sila sa mga inilatag nilang alituntunin, no, dahil sila yung naglatag ng mga plano na ito, ay sila yung agad-agad silang mapapatigil. Pero sa ngayon, no, ay patuloy tayong nag-oobserba. At ito na nga, at mabilis yung paggawa dito, mga kababayan. At hindi lang ito, no, talagang parami ng parami yung mga resources dito. At mayroon na naman tayong namamataan dyan sa laot, no, na paparating na mga barko. Ito ay dambuhala rin tong barko na ito, mga kababayan. Yan. So part naman dito sa bandang ito, bandang kikita ninyo yung kolom na yan, no. At malapit na rin bubugaan nila ito, no. At nabalot na ng ano ito, binalot na ng textile, mga kababayan. So ang purpose po pala nito, no, ay para pag binugaan to, ay yung mga ano ay hindi masisira itong diki na ginawa nila, no, at para maging ga-absorb diyan yung mga buga. Meron din namang lalabasan ng tubig dito, dahil automatic yan na mag-absorb yung tubig sa ilalim. At yan naman yung ating kinalalagyan, mga kababayan. Ito po yung mga establishmento, no, na apektado na yung mga bibyo nila, mga kababayan. Ito, nakikita po ninyo itong building nito. Ito po yung Lem Hotel, no. At dyan tayo madalas sa nakapuesto, mga kababayan. At natatanaw natin, no, yung patuloy na pagre-reclaim dito. So kung baguhan ka lang, no, at napadaan lang sa ating munting channel, huwag po kalimutan mag-subscribe para lagi po kayo ma-update tuwing tayo mag-aabibigay ng mga update dito. Ito po, biyahe ni Benji, no? At maraming maraming salamat.